Hi guys, ito yung second part ng video ko. Pero bago natin pag-usapan yung topic natin dito, panoorin nyo muna to. I'm sure alam nyo na kung sino to. Mabuhay ka, Andy Valdez. Ikinararangal ka ng bayan mo. Saturday, ngayon ko lang nakita yung video na to. Pero dito sa video na to, grabe, umanga ako. As in sobra. Alam mo, hindi ko po kilala eh. Pero para sa'yo, ito para sa'yo. Yan. Ha? Be, ano? Panoorin natin itong video clip. Grabe yung hamon na ginawa niya sa akin. Ibang klase. Panoorin natin. Idol, Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos, idol na idol kita. Bago sabihin ko sino ako, nasan ako, labas muna tayo ng kotse ko. Idol Francis Leo Marcos, ikita mo, yung lugar ko. Medyo kakaiba, di ba? Parang hindi Pilipinas. Ito nga pala yung kotse ko. Isasanla ako rin yan, para makabili tayo ng kaban ng bigas sa Pilipinas. Pasok muna tayo. Idol, okay, sabihin ko na. Ako nga pala si Andy Valdez. Fast forward ko lang. Andito ako sa Auckland. Ibang klase, ha? Well, saludo ako sa'yo. Kaya medyo ngayon ko lang kasi nakita itong video mo dahil yung messenger ko sumasabog talaga. Medyo may katagalan na, pero ngayon ko lang siya napansin. May 15 na. Pero I think you deserve a bit of appreciation. Kailangan malaman ng taong bayan na merong isang mga katulad nyo na OFW dyan sa ibang bansa na ang puso nyo ay para sa ating mga kababayan. Ito po, ay po-broadcast kita para malaman ng taong bayan na merong isang Andy Valdez na handang tumulong, ha, magsanla pa ng kotse para lang matulungan yung ating mga kababayan Pilipino. Ha? Hindi ba yung kotse mo ba? Sa'yo ka talaga yan. Para kay Andy Valdez. Ayan. So, ibig sabihin, you deserve a little bit more appreciation than that. You deserve a little bit more respect than that. Mabuhay ka, Andy Valdez. Ikinararangal ka ng bayan mo. Ikaw yung dangal ng lahi, dangal ng bayan mo. Pilipino ikaw. Ikaw ay Pilipino. Gusto ko sana magtalumpati pa ng mas mahaba para sa'yo, pero wala na tayong oras eh. Pero, syempre, yung mga buzzer, hindi mo maiiwasan yan. Okay guys, medyo mahaba pa yon, pero hindi ko natatapusin. So guys, ganito lang yan. May mga nagtatanong kasi sa akin, ano daw ba ang feeling ko about kay Idol Francis Leo Marcos? So, ngayon, for the first time, sasabihin ko na sa inyo yung pinaka talagang opinion ko. Ganito lang yan. Sa pagkakaalam ko po, isa lang ang tao sa buong Pilipinas o sa buong mundo ang may kinalaman sa Mayaman Challenge. Ang may pakanapo nito, ang nagpasimula po nito ay si Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Siya po yan. Kundi po dahil sa kanya, kundi ko napanood yung mga video niya, yung mga Facebook live niya, yung first Facebook live niya, second Facebook live niya, third Facebook live niya, that time, inaccept ko na yung challenge niya. Dahil nakita ko yung kabutihan sa puso niya. Siyempre, hindi ko siya kilala personally. Nakita ko lang siya sa Facebook. Nakita ko yung puso niya sa pagtulong at nakita ko yung mga pagtulong niya in the past, yung sa eye care, namimigay siya ng mga eyeglasses. Sabi ko, okay tong taon to, ah. Kailangan sa buong mundo, lalo sa Pilipinas, ng tao, minsan, na merong kakalampag ng ganito. Siya yun. Hindi si Duterte, hindi si Pacquiao, hindi si Isko Moreno. Hindi sila. Si Idol Francis Leo Marcos yun. Siya may pakanalang ng Mayaman Challenge. Kundi dahil sa kanya, hindi ko sana in-accept yung challenge niya. Kundi dahil sa kanya, wala akong in-accept. Walang mga co-sponsors na tumulong sa akin. Walang mga volunteers sa Pilipinas na tumulong sa amin. Walang mga OFW.
or mga Pilipino dyan sa Pilipinas na nag-accept ng challenge niya. At wala sana kaming natulungan na siguro libu-libong mga kababayan natin, mga Pilipino dyan sa Pilipinas na talagang sobra na nangangailangan ng pagtulong, ng tulong during this COVID-19. Dahil ginawa ito ni Idol Francis Leon Marcos bago nga mag-quarantine, mag-lockdown sa Pilipinas, diba? So dahil doon, hindi natin maikakaila na talagang siya ang may pakanaan nito. Ang ganda-ganda ng objective niya. Para maraming gumaya, maraming tumulong. Siya nga na nagpasimuno, di ba? Siya yung namimigay ng mga bigas, sakasakong bigas, at kung ano-ano paman. Gumaya lang po ako. Dahil doon, nakita ko yung kabutihan niya. Dahil doon, naging idolo ko siya. Dahil doon, naging idolo siya ng iba kong mga sponsors. At ng mga libu-libong mga kababayan natin, mga Pilipino, buong mundo. Lalo dyan sa mga Pilipinas at mga OFW. Ako po hindi mayaman. Medyo nakakaangat lang ng konti ang buhay ko. Yung mga OFW kong mga sponsors, hindi rin po sila mayaman. Pero ang pagtulong po namin, galing po sa puso. Doon po nagkakaisa kami, katulad po ni Idol Francis Marcos. So, yun lang po ang masasabi ko. Kung hindi po dahil kay Idol Francis Leon Marcos na nagpasimula ng Mayaman Challenge, hindi po sana kami nakapagpamigay, uulitin ko, ng 340 relief goods packs hanggang ngayon. At patuloy po kami nagpapabigay pa. At sa mga ibang mga Pilipino na nag-accept ng mga challenge, OFW or dyan sa Pilipinas, sana hindi sila nakatulong. And collectively, yung mga natulong namin, nakatulong po yun sa mga kababayan nating Pilipino dyan sa Pilipinas during this time of pandemic. At nakatulong po kami, miski pa paano, kay Pangulong Duterte. Dahil hindi po kayang support na ni Pangulong Duterte ang buong Pilipinas po. Yun po ang katotohanan. Kailangan po natin ang isa't isa. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, sinusuporta mo yung tao na scammer or maraming kaso, ganun-ganun. Ito lang po masasabi ko. Katulad sinasabi ko kanina, hindi ko po siya kilala personally. Sa Facebook Live lang. Sa Facebook lang po, sa YouTube. Diba? Hindi ko siya kilala personally. Pero kung ano yung nagawa niyang kamalian in the past, kung meron man. Again, kung meron man. Kung ang pangalan niya is Norman Mangusin or Norman or Francis Leon Marcos, ano man. Kung bilyonaryo siya, milyonaryo, o mahirap lang siya, o nagpapanggap lang siya. Kung meron siyang ni-rape na babae, meron siyang land grab na kaso, meron siyang dalawang passport o tatlong passport, ano pa man. Hindi ko po problema yun. Meron pong batas na haharapin siya. Lahat po tayo merong past, meron po tayong nakaraan. Sabi ko nga, kung sino ang walang merong bahid sa ating pagkatao, siya unang bumato. Wala pong babato sa atin, sigurado. Diba? Ang pinagtataka ko lang po, kaya ngayon lang nagsasalta na ako, at pinagtataka ng marami niya mga supporter, kung bakit sa kalagitnaan ng pagbibigay niya o pag-challenge siya ng mga Pilipino sa Mayaman Challenge, doon siya kinulong. Bakit po? Sino po ang nagdudusa? Siyempre, number one si Idol dahil siya nakakulong sa NBA ngayon. Diba? Siyempre, nagdudusa siya. Sino po yung pangalawang nagdudusa? Yung mga supposed to be ng mga Pilipino na naghihirap na sana natutulungan niya. Pero huwag kayong mag-alala. Yung daw ang batas sa Pilipinas, walang problema. Diba? Nangyari na eh. Pero Idol, miski nakakulong ka, sinasabi ko sa'yo, dahil sa'yo, sinimula mo itong Mayaman Challenge, patuloy pa rin yung pagbibigay ko ng mga relief goods dyan sa mga kabayan at sa Pilipinas. Miski nakakulong ka na, patuloy pa rin kami. Binibigay ko itong ginagawa namin, 10 ng mga kasama ko at mga volunteers ko, Pilipinas, para sa'yo. Dahil sa'yo, saludo kami. Sa pinakita mo, during nagkakampanya ka sa Mayaman Challenge. Again, kung ano yung kaso mo, wala akong paki, wala kami paki. Hindi ako pinanganak sa mundo para husgahan ka. May batas doon. Pero pinagtataka lang po namin ay bakit po sa kalagitnaan ng pamimigay niya, bigla siyang dinampot. Kasi parang it doesn't make sense. Kung ako po merong galawang, may ginawang kalokohan, may mga kaso ko in the past, rape or land grab or human trafficking, sana nagtago na ako sa pumunta na, sana pumunta na ng Australia, New Zealand, dito. Nagtago ako, bato mag-isay sa Pilipinas. Ang dami niya ang passport, supposedly, di ba? At hindi pa mawawala yung pera niya. Pero bakit siya tumutulong? Doon po kami nagtataka. Yun po ang mga katanungan na dapat ma-answer. Pero siyempre, kung pag-usapan natin yon, hahaba itong video ko. Ito lang masasabi ko. Idol Francis Leon Marcos or Norman Mangusin, sino ko man, I salute you. Sa pinakita mo, during pandemic, ikaw yun.
ikaw ang author ng Mayaman Challenge. Dahil doon, meron ako at meron mga co-sponsors na sumusuporta sa akin at mga volunteers. At mga Pilipinong tumanggap din ng Mayaman Challenge mo. Dahil doon, maganda yung sinimulan mo, maganda yung ginagawa natin. Dahil doon, saludo ako sa iyo. Sabi mo sa video mo sa akin, pagtitimpla mo ko ng coffee. Pag uwi ko, I promise you, nasa kulungan ka man o nasa bahay mo, pupuntahan kita, magkocopy tayo. Bakit? Dahil ang gaganda ng mga sinabi mo sa akin sa video, di ba? Siyempre, isa na yun. Pero maliit lang yun. Pero unang-una, dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi sana kami nakatulong sa 10 na mga kasamahan ko. Sa mga, miski pa paano ko konti na paraan. Sa 340 plus sa ngayon ng mga kababayan natin na naghihirap talaga dyan sa Pilipinas. Dahil doon, tumatanaw akong utang na loob sa'yo. So, ganun po yun mga kababayan. So, sa mga bashers ko, na sinasabi, baka bobo raw ako, ba't sumusuporta ako sa mga scammer. Ito lang po masasabi sa inyo. Hayaan nyo ang batas ang humusga. Ang sinasabi ko, saludo ako sa kanya, lahat sa pinakita niya sa akin at sa nakita ko. Sampu na mga kasama ko, mga nakita namin. Dahil siya ang nagpasimula ng Mayaman Challenge. Dahil doon, nakakatulong kami at patuloy kami nakakatulong. Kaya idol, saludo ako sa iyo. Stay strong. At sana ang batas maging patas naman sa Pilipinas. Yun lang po wish namin. Maging patas kayo. Kaya idol. Okay guys, thank you at magkita-kita tayo sa Tansa.